Meron po tayo dito ang kalabasa. Gagawin natin ay babalatan lang natin siya. Siguraduhin lang natin na nahugasan natin ng maigi yung ating kalabasa. Gagawa tayo ngayon ng napakasarap at napaka-espesyal na recipe na talagang papatok at papatok din itong pangnegosyo. Ayan, pag nabalatan na natin yung ating kalabasa, ay hiwain lang natin ito sa tatlo. Apat pala yun. Pagkatapos ay hugasan lang natin siya at din buhusan natin ng isang can ng ating evaporada. Kahit anong brand ay pwedeng-pwede dito, nakatipendi po yan sa inyo kung ano ang iyong gusto. Pagkatapos ay kunin lang natin yung ating induction cooker mula sa Xiaomi. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating pan kasama yung ating nilagyan na gatas at yung ating kalabasa. Buksan lang natin ito and then maglagay lang tayo ng 1 cup ng ating tubig. Pagkatapos ay mix lang natin ito and then antayin lang natin siyang mag-simmer hanggang sa medyo malambot na nga o yung malambot na talaga yung ating kalabasa dito. Ayan guys, sa gatas natin pinakuluan yung ating kalabasa dito. Hindi natin siya pinakuluan sa tubig para mas lalong maging creamy siya yung ating kalabasa. Siguraduhin lang natin yung ating mabibiling kalabasa ay yung magandang kalabasa talaga, yung wala talagang uod. Pagkatapos ay kailangan talagang mahugasan natin maigi yung ating kalabasa. So antayin lang natin siyang mag-simmer hanggang sa mawala na nga yung gatas or mawala na nga yung ating mga liquid. Tulad dito guys. So pag naging soft na nga yung ating kalabasa, durugin lang natin and then papatayin na natin dito yung ating apoy. Durugin lang natin ito para medyo malambot siya pag isinaman natin sa ating recipe ngayon. Ayan guys, palamigin lang natin siya and then set aside lang muna natin. Sa isang mixing bowl nga ay maglalagay tayo ng ating butter. Lagay lang tayo ng 1 cup ng ating butter, mix lang natin siya. Pagkatapos maglagay tayo ng 2 cups ng ating brown sugar. At pagkatapos ay mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na nga yung ating sugar. Ayan, kung meron po kayong electric mixer, mas maganda rin yon. Or meron kayong wire whisk, mas mapadali po yung inyong pag-mix. Pero kung wala naman kayo, pwede nyo gumamit ng spatula or mano-mano na lang. Pagkatapos maglagay tayo dito ng ating vanilla extract, pandagdag aroma lang sa ating recipe ngayon. 1 teaspoon lang ng ating vanilla extract, pagkatapos ay mix ulit natin siya. Pagkatapos, sulutan din natin yung 4 na piraso ng buong itlog. Yes guys, 4 na buong itlog. By batch lang ang ating paglagay dito. 2 buong itlog muna ang ating ilagay and then mix lang natin hanggang sa mag-corporate dun sa ating butter. Pag nahalo na natin siya ng maigi, crack na lang natin ulit yung 2 pang itlog and then mix lang ulit natin siya hanggang sa being creamy and then mag-lightly brown na yung ating color ng ating butter dito. Ayan guys, yung size nga pala ng ating itlog ay large, medium to large. Basta't wag lang kayong gagamit ng small. Pag gumamit kayo ng small, ay pwede kayong dagdagan ng isa pang itlog, bali 5 itlog, pag small yung inyong ginamit dito. Pagkatapos ay buhusan din natin ng 1 cup ng ating gatas. And then mix lang ulit natin hanggang sa mahalo siya ng maigi. Ayan guys, pagkatapos, pag malamig na nga yung ating kalabasa, ay ibuhos na natin dun sa ating butter. At pagkatapos, ay mix lang ulit natin siya hanggang sa mag-corporate na nga yung ating kalabasa dito. O diba, mas maganda yung kulay niya, mas tumingkad yung ating butter dito. Pagkatapos, ay dun na tayo sa ating dry ingredients. Mag-sift lang tayo dito ng 4 cups ng ating all-purpose flour. Ayan, kung wala po kayong all-purpose flour, pwede kayong gumamit ng cake flour na lang. Nakadepende po yan sa inyo. Siguraduhin lang natin na na-sift natin ng maigi yung ating flour para talaga hindi siya magbuo-buo pag i-mix na natin siya or binake natin siya mamaya. Ayan guys, 2 cups lang pala ng ating all-purpose flour ang ating gagamitin dito. Maglagay din tayo ng 1 teaspoon ng ating baking powder, 1 teaspoon ng ating baking soda.
And then sift lang natin ito. So ayun yung sinasabi ko guys, kailangan talaga masif kasi meron siyang nagbubuo-buo para hindi siya magbuo-buo pag binake natin siya mamaya. Pagkatapos ay haluin lang natin siya ng maigi hanggang sa mag-corporate na nga yung ating flour dun sa ating butter. Ayan guys, wag natin po siyang i-overmix kasi pag i-overmix natin, hindi siya magiging gaano nga alsa yung ating cupcake. Ayan guys, yung ating magluto dito ay hindi natin siya i-oven. Gagamit po tayo ng ating Ramjoy air fryer mula sa Xiaomi. Napakaganda nito guys at napakadaling gawin lang at napakadaling lutuin. Ayan, so meron po tayo ditong muffin molder para sa air fryer. Ayan guys. Pag bumili ka ng ating Ramjoy air fryer ay libreng-libre na ito yung ating muffin holder. Ayan, maglagay lang tayo ng liner and then meron po tayong ice cream scooper. Scoop lang natin siya, one scoop lang. Huwag natin pupunuin yung ating liner kasi may tendency talaga na aalsa pa talaga yung ating cupcake or yung ating butter. So kailangan talaga 3/4 lang ng ating liner ang ating ilalagay dito. So lagyan lang natin siya lahat and then ililipat natin or lulutuin natin dun sa ating air fryer. Ayan guys, ito na nga yung ating Ramjoy air fryer. Napakaganda nito guys. Sa mga gustong bumili ay available ito sa Lazada at sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Ayan, so touchscreen siya guys. Set lang natin ng 180 degrees yung ating temperature. And then yung ating timer set lang natin ng 25 minutes. Ayan, para sa mga gustong bumili ng ating Ramjoy air fryer, ay available na ito sa Shopee at Lazada. So, nagkakahalaga lang ito ng around 2,000 pesos. So, ayan guys, after 25 minutes, ito na nga guys, yung ating napakasarap na kalabasa muffin. O, diba, napakadaling gawin lang at hindi mo akalaing sa air fryer natin ito linuto. Ayan, para po sa ating complete list of ingredients ay inilalagay po natin yan sa ating description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan na naman dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe gamit yung ating kalabasa at gamit yung ating Ramjoy air fryer mula sa Xiaomi. Para sa mga gustong bumili ng ating Ramjoy air fryer ay pwede kayong mag-visit sa kanilang website na Ramjoy Philippines or sa kanilang Facebook page Ramjoy Philippines at Xiaomi Philippines. Available po nito sa Lazada at sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link dun sa ating description box sa baba. Maraming salamat sa panonood sa iyo again sa ating mga kakaiba at napagandang recipe na matutunan niyo. Maraming salamat at yun lang po.